Sweet corn kayo dyan. Napakaraming sweet corn. Good morning ho sa lahat. Welcome back to my channel. Andito na naman tayo sa asyenda. Ito, pakita ko sa inyo sweet corn, no? Napakarami. Pero nandito tayo ngayon sa area ng Sitaw. Itong lugar na ho ito, ito yung dating tanima ng mga talong. Ngayon, pruning sila ng talong. Tapos in between ng talong, tinaniman naman nila ng sitaw. Ito na, oh, malalaki na yung sitaw. May mga poste na unang kawayan para sa gapangan. Meron na rin twine. Ayan, nakikita nyo, kulay dilaw. Yan yung tinatawag nila na twine. Diyan yung ginagapangan ho ng sitaw, pakyat. Ayan, oh, napakarami. Hanggang dun sa likod dyan. Pero yung bandang likod ho, may mga kawayan na pero wala pa hong nylon. Pero may nakatanim na hong sitaw. Ito lang ang inuuna na lagyan ng nylon tsaka twine kasi ito yung unang tinaniman ng sitaw. Ay, makikita nyo yung mga talong ho, nasa pagitan. Yung mga tanim na nakikita nyo may dahon, yan ho yung mga talong dati, pinagpuputol. Pero tumutubo pa naman, ewan ko lang ho kung bubunga pa ho yan. Pero ang concentration ho ngayon dito sa sitaw, ito, napakarami sitaw nito. Ay, pagitan ho ng mga poste. Puro talong ho yan. Ito yung bandang likod. Ayun, no? Marami ng poste ng kawayan pero wala pang nylon. Ito yung dating taniman ng radish, petchay, tsaka yung mustasa. Binago na ang kwan ni Pastor. Iniwan niya muna yung radish, mustasa, tsaka petchay. Ginawa niyang taniman na ngayon ng sitaw, additional. Ito, medyo malaki pa itong space dito sa likod. Ayun yung mais. Ito, pakita ko sa iyo. Ito yung dating sitaw pa, oh. Yan yung nag-harvest siya ng marami. Ayun yung mga kawayan, oh. Yan yung dulo pa ng kawayan ng bagong sitaw na wala pang nylon. Ito, yan yung may nylon na ho yan. Maganda na yung tubo ng sitaw dyan. Gumagapang na paket. Nag-umpisa na yung gumapang. Ito yan. Yan yung makapala dahon. Yan yung mga sitaw na luma. Nagbubunga pa rin ho yung mga sitaw niya pero malapit na ho sa clearing. Siguro mga dalawang harvest o tatlong harvest na lang si Pastor dyan. Pero maganda pa ang tubo. Kaya lang yung bunga ho niya paliit na. Hindi na maganda. Ito yung dulo ng bagong tanim ng sitaw. Ayun o, makikita nyo may makapal na tanim sa gitna. Yan ho yung talong. Yan ho yung huling batch ng talong na tinanim niya. Maganda pa yung tubo. Ito pa ho yan o. Tingnan nyo to. Ito hindi pa na ho nalalagyan ng poste pero tataniman din ho ng sitaw yan. Ay, naglilinis ho yung mga babae. Ito, pakita ko sa inyo yung ano, yung running water dito. Galing ho yan sa bundok. Napakalinaw ng tubig kasi ano yan eh, katas ng bundok yan. Salansala yan. Ayun o. Kasi ilang araw na nag-uulan dito, kaya yung taas, bandang taas, saturated na ho yan eh. Matubig ho talaga. Kaya kumakatas na ho yung bundok. Ayun o. Kaya sundan na ho natin. Pakita ko sa inyo kung saan ang gagaling yung tubig. Iisipin nyo, parang yung kumbaga dyan sa Luzon, parang may butas na tubo yung nawasa. Pero ito, napakalinis ho nito. Natural na tubig ho talaga to. Walang halo yan na kagaya yung ginagamit sa nawasa. Ito, sundan natin kung saan ang gagaling. Napakalinaw ho ng tubig na yan. Kasi galing ho yan sa ilalim ng lupa eh. Ito, sana ba yan? Teka, tignan ko lang ha. Ah, ito. Ayan o. Oh. Yan, dyan ho yan nanggagaling mismo. Yan tubig na yan. Yan yung mga tubig galing doon sa bundok. Bumababa na ho yan. Ayun yung pinakadulo. Tignan niya, ayun o. Oh. Doon na siya nag-iipon. May dulo ng mga sitaw na bagong talim. Ito yung kwan. Ayan, yung mga kawayan. Yan yung bagong sitaw. Ito pa ho yung mga talong na nagbubunga pa. Eh, maganda pa nga yung bunga, oh.
Pero itong klase ng talong na ito, ito yung Fortuner, yung dark ang kulay. Dahil umulan ho kagabi, kaya itong mga talong basang-basa. Pati yung lupa dito, basang maputi, kaya mahirap pong maglakad eh. Ayan, pakita ko sa inyo, no? Hinihintay ko nga pumatak yung tubig sa dulo ng talong. Ang tagal. Kakainip. Ito naman ho yung dalawang babae, sila ang naka-assign maglagay ng twine para doon sa gapangan. Kung tutusin, yung trabaho niya, kaya ho yan ng isang tao lang, pero dalawang tao ang in-assign ni pastor para mabilis. Kasi yung ibang tanim na, bagong tanim na sitaw, gumagapang na ho. Kung di maagapan yan, baka di gumapang pataas yan, baka gumapang yan, pababa, masisira lang. Ayun o, ayun yung mga unang nalagyan na ng twine, no? Kita nyo, maganda ng tubo, nag-umpisa ng gumapang pataas, tapos yung pagitan, ayun dyan yung mga talong. Ayun o, napakarami pa rin itong dinagdag ni pastor na sitaw. Marami na rin yung nalagyan ng twine. Ayun, makikita niyo sa baba yung hilera. Yan o yung bagong sitaw. Kaya itong dalawang naglalagay ng twine, nagmamadali sila dyan eh. Kailan matapos nila ngayong hapon yan. Ito, pakita ko sa inyo yung mga bagong tanim na sitaw. Ayun, nag-umpisa na yung gumapang, kumakapit na nga ho yung mga usbong niya doon sa twine. Pakyat na ho yan. Ayun, no? Mga ilang linggo lang yan. Siguro 2 weeks lang ho yan, makapal na ho ang dahon yan. Yung pakyat niya, punong-puno na yan. Mga 3 weeks. Baka 2 weeks nga lang siguro, nagbubulaklak na yan. 3 weeks, harvest na naman si pastor dyan. Ayun, ito yung bandang likod. Yan pinakadulong yan. Yan ho yung ilog. Ayun, marami na rin tumubo doon. Pero wala pa yung nylon tsaka twine. Kaya nagmamadali itong dalawang babae na maglagay. Tapusin nila itong banda rito. Kasi marami pa silang gagawin. Ayun yung mga twine, no? Makita nyo, mapansin nyo yung talong, makapal pa rin. Ayun, no? Maraming ang bunga yung talong. Yan yung Fortuner. Yung isang klase, yung banate, maputla ang kulay nun, yung banate na talong. Ayun, no? Maganda pa ito buo ng talong eh. Ayun, daming bunga. Kaya hindi yan pinagpuputol-putol nila eh. Yung mga talong lang na una na hindi na nagbubunga, yun ang kinat nila. Pero hindi naman binuno, tutubo pa naman uli yun. Ayun, no? Kaya kung mag-boom na tong sitaw na bagong tarim, nako, parang masukal tingnan ho dito. Ayun o, nagbubulaklak pa nga ho yung talong. Ayun o, may dalawang maliit. Continuous ang bulaklak ng talong eh. Ayun o, ganda ng tubo. Pumapabor sa kanila yung madalas sa pag-ulan. Libre na rin sa pagdidilig yung mga tao. Kasi kung uulan, hindi ka na magdilig. Linis ka na lang, tsaka abono. Eto, pakita ko sa inyo yung puno ng coconut. Ganito yung pagkwa ng tuba. Ayan, ganyan ang proseso ng tuba. Kaway-kaway dyan sa manginginom ng tuba. Ayan o. Ay, may galon pa nga dun isa o. Kumakatas pa ho yan. Pero ang tuba ho dito kasi may kulay. Pero sa ibang lugar naman, ang tuba, yung natural, yung puti talaga. Kaya lang yung puti, madali kasi mapanis yun eh. Itong hinahalo nilang pangkulay, parang
bibigay protection niya para matagal mapanis yung tuba. Kaya ganyan ang kulay niyan.